Sa ilalim ng ginawang pagpapatrol, tumambad sa mga tauhan ng 49th Infantry Battalion ang ilang mga anti-personnel mines sa sari-saring mga bala at electrical wires sa Barangay San Antonio, Owas, Albay. Nitong nakaraang Sabado, Pebrero 25, nakuha mula sa nasabing barangay ang 8 anti-personnel mines, mahigit sa 1,000 na piraso ng mga bala at 180 metro ng electrical wires. Ayon kay Major General Adonis Bahaw, Commander ng 9th Infantry Spear Division at Joint Task Force Bicolanja, ang nasabing mga makateroristang kagamitan ay pinaniniwala ang ibinaon ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group na nakasagupa ng kanilang tropa noong Pebrero 15 sa Barangay Ramay ng nasabing bayan. Matatanda ang nasawi ang batang opisyal na si Second Lieutenant Nico Malcampo at pagkasugat ng 4 na iba pa mula sa nasabing inkwentro. Muling ipinaalala ng mga otoridad na ang paggamit, pag-iimbak at produksyon ng anti-personnel mines ay isang war crime at ipinagbabawal sa Mine Ban Treaty at Geneva Convention ng 1949. Kaugnay nito, pinatitiyak ni Major General Adonis Bahaw ang seguridad sa lugar dahil din sa posible pang mga pinagtataguan ng mga makateroristang kagamitan ng CTG at upang maprotektahan din ang mga residente laban sa presensya ng nasabing teroristang grupo. Giit nito, tila walang malasakit ang mga teroristang ito dahil sa malaking peligrong dulot ng mga personal mines, lalo na sa mga inosenteng mamamayan o oras na sumabog ang mga ito. Samantala, patuloy naman ang tagumpay na tinatabasa ngayon ng pamahalaan kaugnay sa sunod-sunod na pagbabalik loob ng mga dating nalinlang ng CPP-NPA-NDF sa iba't ibang panig ng bansa. Sa katunayan, sumuko sa mga otoridad ang isang biktima ng panloloko ng New People's Army mula sa sityo Dalungan, Barangay Butril, Palimbang Sultan Kudarat nitong Biyernes naman ng umaga, Pebrero 24. Inalalayan naman ng 5th Special Forces Battalion ang pagbaba ni alias Carding kasabay ng pagsuko ng mga bitbit nitong baril gaya ng isang M1 Garand Rifle at M79 Grenade Launcher. Ayon sa impormasyon, inalok umano si alias Carding ng teroristang komunista na umanib sa kanila kapalit ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Kalaunay, napagtanto nito na hindi natupad ang mga pangako ng mga teroristang komunista bagkos naghirap, napahamak at nanganib ang kanilang buhay kasama ng mga armadong grupo. Pinuri rin ang katapangan ni alias Carding sa desisyon nitong umanib na sa gobyerno. Para sa Pilipinas Kung Mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.